So hi guys, welcome back ulit sa aming channel at ito yung part 2 ng aming supermarket tour. Kahapon kasi ay naputol yung aming video. Bigla na lang naputol, wala na pala space yung aming memory. So galing kami sa palengke kanina, nag-adjust kami ng mga paninda. So namili ulit kami ng soft drinks, guys. Ayan. Tapos yum. So meron ulit kami di-display mamaya. Tapos dito tayo nag-stop kahapon, 'di ba? Ayan, dito. Dito banda. Tapos dito yung ito yung mga kape. Ayan. Kape. Nescafe Classic. Magkano? Magkano Nescafe Classic? Ayan, 22 pesos. 22 yes. Pesos. Mas mahal siya dito kay Great Taste Benefit. Premium. So, ito yung pancit canton, noodles, ayan, yung sabon. Ayan, mga sabon. Tapos, tayo may magbabayad ng utang. So, ayan. Ito yung mga pinamili naman namin, guys. We Girls 11. Ni Yusef? Ah, sa... 8. We Girls, ayan. Fudge Bar. Tapos, Fudge Bar ulit. And some, ayan, kape. Basta parang nag-replenish lang kami, guys. Ito, pancit canton. Ayan, kape. Tapos, ito, Charmy. Ayan, ikakalat natin para. Cream O. Ang ginagawa kasi namin, guys, is everyday kapag nakakapag-ipon kami ng napagbentahan namin is nagdadagdag ng mga paninda namin, yung mga wala dito, ganyan. Ito pala yung sito. Hindi pa nakabili ng sito. Meron pa sa ref. Ayan, meron. Itong dalawang sito na to ay nasa ref. Display lang kasi yan. Tapos, dito naman is yung candy, ayan. Candy, yung mga mamisot. Candy, chubby, yema. Mr. Queso, ganyan. Tapos, pochi, yan. Tapos, dito yung mga, medyo mahal na. Ayan. Medyo mahal na, no? Nisin, tapos, tops. Ano yun? What a tops. Tapos, dito yung mga biscuit, yan, ganyan. Yung asawa ko kasi, guys, masyadong organized sa mga paninda niya. Kaya, pag kami nagtitinda, tapos magulo, nagagalit siya. Asan dito yung Yossi? Dito yung Yossi, Fortune, yan, Mighty, yung mga adik-adik dyan. Guys, wala pala kaming tindang alak, hindi kami titinda ng alak. Tapos, ano pa ba? Dito pala, guys, yun sa may taas, yan, yung mga, sa panglaba naman, yung mga sabon, shampoo, pampaligo, yan. Joy, tapos Colgate, sabong pampaligo, shampoo. Eto, guys, parang ayoko dito sa part na to kasi... Hindi ako nagtitinda dyan kasi wala naman akong buhok. Nasasaktan ka ba? Tuwing dumadaan ako dito, guys, is parang nasasaktan ako. Sana all nagsishampoo. Tapos yan yung mga sabon. Tapos yan. Meron pa pala kaming ibang pinamili, guys. So, eto kasi mga mamiso din yan. Alam nyo naman yung mga bata. Balik-balik sila kahit piso lang. Ayan. Pang dagdag display, yan. Tapos, ito guys, ito yung mga iba, ito kasi mga mabenta sa amin, yan, yung mga V-cut na yan, tapos yung mga Nova, ayan, tapos, ano pa ba, yung mga ganito, Chippy, ito, mabenta sa mga bata, tapos mabenta rin sa mga may-ari, yan, pagka nagustuhan pumitas, pagkatapos namin kumain, yan, pipitas na lang kami dyan. Hindi, joke lang. May bayad din naman. May tips daw po si Mrs. guys. So, yan. Ganito, kasi pag nag-uumpisa ka pa lang, lalo't yung hindi mo pa alam yung mga items na hahanapin ni customer. So, yung iba, hindi mo pa nabili. Pagka naghanap sila, the next time, dapat, pag namili ka, bilhin mo na sila. Para at least, bumalik man sila, maghanap ulit, meron na. So, kumbaga, yung unang nag-open kami ulit ng tindahan, hindi pa siya kumpleto. So, pagka yung namimili kami, nag-a-add kami ng mga items na wala pa sa amin. Wala pa sa tindahan namin. Kumbaga parang dumarami ng dumarami. Oo, yun. Tapos, yun. Yun lang. Always, maging courteous. Polite also. Kasi guys, ganito. Experience namin, madalas kasi mga bata dito, maraming mga bata, bumipili sila, mamiso, ganyan, piso, tao po,
Mabili piso kahit kumakain kailangan kami. Yun. So parang sabi ni Mrs. mabait ka pa rin. Oo. Kasi ganun talaga din dapat. Tama naman. Tama naman kasi parang pare-parehas lang naman 'yan kay bata, kay matanda, at least customer pa rin sila naman. Sila yung bubuhay sa negosyo mo. Oo, ayun. Maging pasensyoso, kapasensyosa. Kahit papaisa-isa yung bumibili, papiso-piso lang yung bibilin sa iyo. Okay lang 'yan. At saka doon mo din nabibuild yung sinatatawag na suki. Pag mabait yung at saka maganda yung nagtitinda. Suki ka na. Tapos, ang tip dun, alagaan mo yung mga customer mo. Yun. So yun, balak din namin kasing i-expand tong maliit naming supermarket. Yes. Bakit talaga supermarket? Pwede bang convenience store na lang? Small convenience store. Supermarket gusto ko kasi para sa susunod eh, supermarket na talaga. Alam mo yan. Naisipan kasi namin i-vlog tong namin tong tindahan namin tong YouTube itong tindahan namin ni Mrs. Gusto namin i-share, and at the same time gusto namin nag-share ng mga tips and some ideas sa mga gustong magtinda, sa mga gustong mag-umpisa ng kanilang maliit na sari-sari store. Hindi, tsaka ganito pala. So kasi may tatlong anak kami, may 3 kids. Pag may tindahan kang ganito, hindi maiiwas ang kukuha sila or gusto nilang kumain kung ano nakikita nila dito. So, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng, pakita ko sa inyo, meron akong lagayan ng coins. Ito, hindi ito galing sa... Wait lang, pakita natin. So, ayan. So, meron kaming lagayan ng petty cash. Dito namin kinukuha yung mga gusto namin bumili. Ayan. Gusto nilang kumain ng kung anong items meron kami dito. Dito lang sila kukuha. Nakahiwalay yan, guys, dito sa may namin. Ito ang aming cash box. yan? Ano matawag sa ganyan? Improvised cash box. Ayan. And, ganyan lang. Ganyan lang. Tapos ito, nandyan lang siya. Pag kukuha sila ng gusto nilang bili, yan sila kukuha. Ayusin muna namin tong pangkwan, pinamili na ulit namin. Hindi, then. Ka na muna tapos. Ah, okay na yun. Kahit nagsasalita ako, nakakat yun. Kahit huwag na, i-edit ko na lang. Pagkatapos mag-display sa kama sa kuha na. So, ayun guys, so magdi-display muna kami. And sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel, guys. Panoorin nyo ang aming video. And share nyo rin sa mga... kakilala nyo na gustong mag-umpisa ng maliit na tindahan. Okay? So, yun lamang muna. And see you guys again on our next supermarket vlog.